Mayor sa bayan ng Iriga City, Bicol Region, inimbitahan sa Kongreso dahil sa balitang anomalya sa distribution ng Social Amelioration Program. Ibinunsa kaya ng Pamilya Alfelor ang mahigit 70 milyon? Ating talakayin at alamin dito lamang sa AJ Bueno Vlogs. Bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lang sa channel namin na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon. At pag napindot mo na ang bell icon, pakipindot na rin ang all para hindi ka mahuli sa mga bagong balita at malaman mo kaagad kung meron kaming mga bagong videos. At para naman sa mga magpapa-shoutout, abang ngayon na lang maya-maya pagkatapos ng balitang ito. Naku po, 70 million pesos na SAP na dapat sana yung mga constituents niya ang tatanggap. Pero ano ang nangyari? Iba ang tumanggap. Wow! Naku po, nang mahirap. Paulit-ulit nang sinabi ng ating Pangulo na si President Rodrigo Duterte na kung sino man ang LGUs o yung mga local government units o yung mga local government officials na magkaroon ng anomalya doon sa SAP. Halimbawa, nagkaroon ng korupsyon, ibinursa lang, parang personal interest ba? Oo. Talagang parurusahan ng ating Pangulo. Kasi pera yan, alam mo, yung pera na yan, pinaghirapan niya ng gobyerno para lang maibigay doon sa mga taong na dapat sana ang tatanggap. Oo. So bakit yung mga ganitong klaseng opisyal ng gobyerno ay sila yung... Naku, Sus Maria Josep, ayoko na magsalita. Hindi maganda. Kasi, hindi tama. Kasi ang pinakaano pa doon, kasi mga kaanak pa nitong mayor na to. Yun nga si Mayor Madeline Alfelor ng Iriga. Oo, mayor ng Iriga City, yes, dyan sa Bicol. Sa Bicol. Yan. Alam mo kasi ganito yan. Ang mayor na yan, yung mga Alfelor na yan, political dynasty na yan eh. Oo. So mula doon sa father nila, I don't know if pati yung grandparents nila is naging politiko din sa lugar na yan. Hindi ko lang alam ha, I'm not sure. But dati kasi, bata pa ako, naabutan ko na yung tatay nila. So hanggang ngayon, mga Alfelor pa rin yung humahawak ng lugar na yan. So political dynasty na, sila na lang yung humahawak ng lugar na yan. Mga kapatid, yung lahat. Kaya kung baga, expectations mga ganyan. Naku, nakakaasar naman yung mga ganong tao. Naghihirap na nga ang Pilipinas ngayon dahil sa nangyayari ngayong pandemya. May mga tao pang ganun na sa halip na yung makikinabang yung masigit na nangangailangan, yung qualified, na ayon doon sa batas na ipinatupad ng isinabatas ng To Heal as One. Oo, bayanihan. Bayanihan to Heal as One. Yes, yung tinatawag na Bayanihan to Heal as One Act. Na ang makikinabang doon, yung talagang walang trabaho. Yung mga tinatawag na mga no work, no pay. Yes. Tama ba ko, no work, no pay yung makikinabang nun, di ba? Ang mga walang low income. Low income talaga. Sinasabi nila na poorest to the poor. Yes. Yun ang dapat makinabang. Makinabang doon sa Social Amelioration Program. Yes. So bakit naman yung mga itong klaseng tao walang awa na, you know, salip na i-distribute nila doon sa mga tao na dapat tatanggap doon sila pa yung bubulsa. Anong motibo? At ang masama pa dito ganito, yung mga taong nakalista doon sa lugar nila, na yung mga tumanggap ng pera na yan, 5,000 each, ay hindi mga taga doon, hindi mga residente ng Iriga City. Bakit may mga tumanggap na mga taga ibang lugar, mga karatig bayan pa? So anong ibig sabihin noon? At ang masama pa noon, yung mga teachers ng eskulahan niya, kasi meron pag-aari sila ng isang university sa Bicol, yes, sa Iriga, yung yeah, UNEP na tinatawag. Yeah. UNEP, University of Northeastern Philippines. So may mga empleyado doon. Sabi nga ni Villafuerte, pinag-flash na sa screen doon sa Kongreso, nagkaroon ng hearing, yes, makailan lang, ay may mga teachers o mga empleyado na tumanggap ng SAP, na, which is hindi naman dapat. Tapos pinakita pa ni Villafuerte doon sa mga ebidensya niya na
may mga taong tumanggap ng SAP na mga magaganda naman yung buhay, may mga mayayaman. Tapos pinakita pa yung mga ari-arian, ang ganda ng bahay, may mga sasakyan na magaganda. May isa pang tao doon na isang apelyido is Go. Go, go, I'm sorry, go, go, yon, na-English na, go. Bakit tatanggap ng ganong pera na yung go na yon is nagpaturo lang sa iba't ibang bansa. May kaya, tapos may, cater, may catering services ata, something ganon. Tapos yung isa naman, kapamilya, isa atang pamilya sila, pero hindi yung nanay o tatay, mga pamangkin ang tumanggap. Naku po, yan. Mga kababayan. Isang ano lang, ang ganda ng bahay, ang ganda ng mga sasakyan. Ayun. Tapos, nakakalungkot. Kaya nga tinanong ni ano ni Villafuerte, ano ba, may binigyan ka bang kaanak na nasa third degree or fourth degree of consanguinity? Yung tinanong sa kanya. Sabi, eto naman na si ano Alfilor, I don't really remember. Yun naku, lagi ang sinasabi o, alam mo, niya. Ang tao, I don't really remember. Ang tao kasing ano, ang tao kasi nagsisinungaling. Kahit anong depensa pa yung gawin niya sa sarili niya, lalabas at lalabas pa rin talaga yung katotohanan. Pero pag yung tao nasa katuwiran, nasa tamang, nasa katotohanan, ika nga, ay talagang kahit pa ikutin pa yan ng mga abogado, mga hukom, o mga congressmen na yan, o mga senador na yan, hindi nila mahuhuli yan. Kung nagsasabi ng katotohanan, hindi nila mahahanap ng butas yan. Kasi nasa panig din ng katotohanan. Pero yung tao nagsisinungaling, tamang denial lang yan, di ba? Unang-unan, under oath siya that time sa Kongreso. No? Which, ibig sabihin, nagsumumpa siya, magsasabi ng katotohanan, pawang katotohanan lamang. Ang batas kasi sa ating Pilipinas, pag under oath ka, di ba? Pag may mga inimbestigahan sa Senado, sa Kongreso, under oath, so dapat magsabi ka ng katotohanan. Kasi pag napatunayan, nagsisinungaling ka, na under oath ka, anytime, pwede kang i-contempt ng Kongreso or ng Senado kung saan ka man iniimbestigahan. Yun ang law ng ano talaga, yun ang batas talaga ng Pilipinas. Correct. So, sabi nga kanina nung isang congressman na nananalangin siya na sana hindi siya ma-contempt o ma-aresto dahil nga sa may mga paligoy-ligoy siya na parang malalaman mo na nagsisinungaling talaga yung tao. So, ito naman si Villafuerte, pinagbigyan mo na siya baka doon sakali makapag-isip-isip pa itong si Alfilor, magbago yung isip at magsabi ng katotohanan. Okay. Kaya hindi mo na siya kinuntem. So, nako. Kasi sinabi niya, palaging tinatanong sa kanya eh, na I want to remind you that you are under oath of Mayor Alfilor. Yes, ganon. Tapos sabi niya. Talagang consistent yung sinasabi niya na ano, no, ganon. May mga ebidensya na nga eh. May mga ebidensya na sinasabi na Mayor Alfilor, yung sagot nyo lang po is yes or no. Pero may mga ano pa siya, may mga explanation pa, may mga pasegway-segway siya na ito ganito, hindi ko alam, I don't really remember. Tapos ang ano pa dito is na may surprise witness, mga witnesses. I think tatlong teachers. Yes. Teachers mismo ng eskwelahan niya. Kasi di ba nagmamayari nga siya ng isang university sa Bicol, sa Iriga. Yeah. So yung nag-witness pa doon ay yung tatlong teachers niya. So nagbigay sila ng testimonya na statement na lahat kasinungalingan lang yung sinasabi ni Alfilor na ano, talagang sila yung nagsabi ng ano na talagang itong si Alfilor ang namigay daw talaga personally si Alfilor daw ang namigay ng pera, which is 'di ba sinabi nga ni President Duterte na tanging lang binigay lang ng karapatan na mamimigay ng SAP yung Social Amelioration Fund program na yan ay yung DSWD. Yes. Hindi pwedeng humawak dyan yung LGUs parang maiwasan lang yung anomalya. Correct. 'Di ba? Pero siya yung namimigay. Hindi niya pinahawak yung DSWD para yun ang mag-distribute ng pera na yun para din sa mga taong may hirap. Oo, tapos ganito pa yun, tinanong siya. Sabi niya, ikaw po ba ang namigay? Nung sabi niya, hindi. Mm-mm. Pero nung flinash na, sabi pa ni Villafuerte, kinuha ko po yan, Mayor, dun sa Facebook account mo. Oh my God. Tapos dun pa sa paaralan. Na which is hindi dapat sa paaralan. Mm-mm. O dapat kung doon talaga sa ano sa DSWD talaga. And Xerox copy pa yung form ng
ano ng DSWD. Hindi yung original. Alam mo ano, nakakalungkot kasi kahit sa gitna ng problema ng crisis na pinagdadaanan ngayon, hindi lang ng Pilipinas, buong mundo, may mga tao pa rin na talagang napakasakim, you know. Wala silang pakialam doon sa mga taong nasasakupan nila, doon sa mga constituents nila, na dapat ay sila yung makinabang lari. Ang daming nagutom, di ba? Na wala ng trabaho. Yung gobyerno natin, halos maubos na yung pondo para lang maibigay doon sa mga taong nangangailangan. Pero may mga tao pa rin talaga ang lakas ng loob na nakakagawa ng gano'n. Hindi na natakot. Nakakahiya kasi unang-una, hindi lang siya, mostly doon sa mga government officials ng Bicol, lagi nasasangkot na lang ng ganito. Yung isa nakulong na dahil nga sa kasong ayoko nang banggitin ngayon. Kasi baka tayo ma-demonetize, bawal banggitin sa YouTube natin. Tapos kung ano yung kasalanan niya. Tapos same area din. Same area. Yun ang ano, same area pa. Ano ba yan? Nako naman. Nakakalungkot. Ewan sabi ka ba? Sabi niya ni Nina Tadoran. Kasi nandun din siya. Tapos sinabi pa ni ano ni itong ni Mayor Alfilor kasi sinabit niya si Nina Tadoran na distant relative. Nako, nandamay pa siya. Kaya doon sa pinakalast ng ano ng hearing doon sa pagdinig, sabi niya gusto ko lang po anyang i-clarify Mayor yung parang ganoon kasi baka anya in the future baka magamit yung pangalan niya. Yung pangalan ko, sabi niya. Taga doon din anya ako, tapos meron din akong itinayo doon. So, nakakalungkot na marinig ko yung ganitong balita, parang ganun siya. And yung inano pa ni Villaferte sa kanya, kasi di ba inimbitahan siya nung una, tapos sabi niya hindi siya makakarating. Kasi ano yung rason niya? May immuno... compromise. Yes. Tapos may diabetes, ano siya? Diabetes, type 2 diabetes na tinatawag. Tapos sabi naman ni Villaferte, kung may ganun ka, bakit nakapag-travel ka ng Spain? Sabi na at that time na may COVID na. Correct. Pero yung sabi naman ni Mayor, yung depensa naman niya, that time wala pa daw na COVID. Pero pinaliwanag. Pero sabi niya, pagdating niya, nag-self-quarantine. Parang ano? Napaka-confusing. Confusing talaga. Komplikado, di ba? Complicated. Ngayon, ano, yung sinabi pa na ano, yung pinakita yung picture, kung immunocompromise ka, ibig sabihin kasi ng immunocompromise, may hina yung immune system, bagsak yan. So, pwedeng mahawaan siya ng sakit, kung anumang sakit na nakakahawa. Kung magkakabagsak yung immune system niya. So, ngayon, yun ang ibig sabihin ng immunocompromise. Ngayon, ang nakakapagtaka dito, yung pinag-flash ni Duterte, tuloy, ni Villaferte na picture, bakit siya nandun sa crowded places, pumunta siya sa mga lugar, mga maraming tao yata, na namimigay siya ng pera yata nung abot sa SAP, na hindi siya nakamask, habang yung mga nakapaligid sa kanya, nakamask. Siya pa naman ay mayor. Dapat siya yung nagpapatupad. Nag-implement. Yes. Kumbaga, dapat siya ang maging role model. Tapos nung time na binigyan na siya ng imbitasyon ng Kongreso, idadahilan niya, hindi siya makakapunta, hindi siya makakadalo dahil may type 2 diabetes siya at immunocompromised. Nako, mga palusot. Diba? Ang mga ganong klaseng tao, palusot. Kaya nga sabi ni ano ni Villaferte, sabi niya, ito nga si ano si Attorney Ortega. Oo. Si Attorney Ortega po may-ari din ng isang school. Ng isang school, yung University of St. Anthony. Katunggali ng UNEP. Yan, katunggali ng UNEP. Pero ito kasi ano sa pagkakaalam ko I don't know. Sa pagkakaalam ko, ang University of St. Anthony wala siyang halong ano. Eh, explain mo sa ating mga listeners. Yung University of St. Anthony po ay pag-aarian ni Attorney Ortega. Yes. Ngayon, ito naman University of Northeastern Philippines, pag-aari po ito ni Alfilor, yung nasasangkot po ngayon ng 70 million pesos. Yes. Ngayon, itong school na to, magkatabi lang to, malapit sa isa't isa, di ba? Sila yung magkakompetensya university diyan sa Iriga City. Correct. So ngayon, itong may-ari ng University of St. Anthony ay nag-witness din doon sa inimbitahan din sa Kongreso yes. para
para na idiin din tong ito si ano tawag ito si Alfilor. Alfilor. Marami nag-witness against dito kay Alfilor. So ibig sabihin positive na talagang may anomalyang nangyayari kasi wala naman talagang mga magko-complain na mga taong na biktima na hindi nabigyan ng SAP. Kung nabigyan na sila, hindi na sila magko-complain. Correct. So but anong rason kung bakit nagko-complain pa sila? Mm-mm. Maybe because of hindi sila nakatanggap ng SAP. Correct. Yun lang yun, napakadali. So ang tanong, nasaan na yung pera na yon? Binulsa na talaga, gumamit na ng mga pangalan para ipalabas o palabasin na mga, may mga tumanggap na sa pera na yun. Pero ang totoo pala ay may something wrong behind on that. May anomalyang nangyari. Naku naman, maawa naman kayo sa mga taong gutom ngayon. Correct. Maawa kayo. Kasi yung ibang tao nga, yung mga private individuals, gumagawa sila ng way para din makatulong dun sa taong wala. Kasi alam naman lahat kung anong hirap ng buhay natin ngayon. Unang-una, walang trabaho. Nasa quarantine tayo ngayon. Hanggang ngayon, nananalasa pa yung sakit na yan. Yung so, yung mga ibang OFW nagsiuwian. So, sabi nga ni sabi ni Nina Tadoran, sana yung ibang mga na lang na nawalan, na walang-wala talaga, na umuwi mga OFW na nawalan ng trabaho, sana yun na lang ang nakatanggap. Eh, kesa dun sa nag-earn naman at may mga maganda, may mga magandang bahay, trabaho, may magandang bahay. Wala kami sa sakyan, may negosyo. Ba't silang tatanggap? Pati ba naman ng 5,000 pesos pagtsatsagaan nila? O talagang totoo nga ba talaga itong mga taong nakalista na to ay talagang nakatanggap ng 5,000 pesos na yan? Yeah. O baka ginamit na yung pangalan na yun kasi yung pera pa na yun ay binulsa na nung ni ano, yun na yun. Yun na yun. Diba? Oo. So, maling-mali po. Wag nyo namang mga taong nagugutom. Sabi nga nila, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa taong gutom. Yan ang number one talagang ayaw na ayaw, hate na hate niya, yung taong corrupt. Corrupt. Ako naman, magkirabi naman. Sabi ni Duterte na, aanihin ko naman, pera ng taong bayan. Matanda na siya. Matanda na. Sabi pa niya, di ba? Oo. Although na marami pa namang, maraming mga tao pa rin na talagang hindi pa rin mamulat yung isip nila, na you know what I mean, na talagang ang tingin nila kay Duterte ay tourist, ay ano talaga, talagang parang martial law, parang Marcos, parang ano siya, para siyang diktador na tayong tawag. So pero hindi nila naunawaan na para to sa kabutihan ng lahat eh. Okay. Totoo yan. Hindi ko sinasabing pro Duterte ako or anti Duterte ako, pero Nakikita ko kung ano yung mga nangyayari sa Pilipinas, kung ano yung nagagawa ng Pilipinas. Sige, anyway, opinion nila yan eh, na kung sinong gusto nila. May mga tao, hindi naman kasi 100% na lahat yan positive. Meron pa rin dyan talagang negative. Yes. Meron pa rin dyan mga tinatawag na leftists, tinatawag. Correct. So, against Duterte, tinatawag. Mm-hmm. Pero, sana naman, maunawaan natin na walang perfectong tao eh. Correct. Ang tingnan natin yung mga nagawa niya na ikakabuti ng ating pamilya in the future. Hindi lang yung present time na to, yung mga dating na panahon. Kung diba? sino ang magbe-benefit. Correct. Yun. Tapos meron naman magsasabi na ano, 'di ba, fake news. Ay wala yan. Naman kasi silang ibang sinasabi, wala silang bukang bibig fake news, bias. So, wala naman ibang terms na ginagamit sa mga ganyan, fake news. Tayo naman, nag-ano lang tayo, kung ano yung nasa balita, at kung talagang sinasaliksik natin. Yes. Kung ano man yung... Kaabangers. Oo. Kaabangers, nagbibigay lang po kami ng opinion. Sariling opinion lang po namin ito. Ang AJ Buena Vlogs, hindi po namin intention na managasa ng tao. Kaso lang, syempre, bago kami nag-voice out dito, bago kami nagla-live dito na magbigay ng opinion, ay inaalam muna ho namin kung talagang nangyayari to o talagang positive to na ginagawa. Hindi ho kami gumagawa ng kwento-kwento lang. Kasi sa mga previous vlogs natin, talagang kahit ano pa man yan, sinasaliksik namin kung ito ba totoo. Kaya may mga flash kami na ito galing ko sa ganitong tao, yes, ganitong sinabi ni ganito,
hindi kami, yung sinasabi lang namin na, ito, hindi kami nag-create ng kung ano man na sinabi lang ni Poncio Pilato na ganyan. Mm-hmm. Oh, yun talaga. Kaya, sa mga tao na mga nagsasabi na fake news, okay. So, yun. Naku po, maawa kayo sa taong bayan. Yun lang. Yes. Ibigay yung dapat para sa kanila kasi nagugutom sila. Buti na lang kayo, ang ganda ng kalagayan nyo. Ito lang masasabi ko, hindi kayo karapat dapat umupo sa isang posisyon na ang intention nyo ay parang pang personal interest lamang. Hindi kayo karapat dapat umupo sa isang posisyon kung hindi nyo kayang pagsilbihan ng tama ang inyong mga nasasakupan. Yes. Diba? Isa pa, hindi kayo pwedeng umupo sa posisyon kung ang intention nyo ay kapangyarihan lamang at salapi. Yes. 'Di ba? Kasi ang taong ba, yung taong mga tao na inasakupan nyo, binoto kayo kasi umaasa sila sa inyo. Mm-mm. Umaasa sila sa inyo kaya kayo pinili nila. Anong rason ba't kayo nanalo? Kasi gusto kayo ng tao at na umaasa sila na matutulungan nyo sila doon sa mga problema nila. Correct. Pero ganoon ang sitwasyon, hindi tama eh. Hindi tama talaga. Mm-mm. Hindi sila lang magpapayaman, pero habang yung mga nasasakupan niya ay naghihirap. Mm-mm. At saka, hindi sila inilagay sa posisyon para magawan sila ng pabor. Oh, yun. Kasi may negosyo. May negosyo. Ito pa, may iba pa. Yung iba, ginagamit ang salita ng Diyos para lang makakuha, makabiktima. Makabiktima. Wag. Hindi ganun yun. Marami akong kilalang ganyan. Nako. Na gumagamit lang ng mga salita ng Diyos, nagtatago sa likod ng salita ng Diyos para lang makabiktima sa kapwa. Yan. Yung inaanuhan lang kung gusto ng pabor, ayan lang. Tsaka lang i-consider. Bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magalit. Magalit. Ito lang, ini-stress lang natin to. Yung parang, since nagtatalakay naman na tayo, pag ganun, kasi, alam mo, yung mga ibang nasa posisyon, minsan kasi, ginagamit na nila kung ano yung posisyon nila para makakuha sila. Correct. Minsan, yung pagkamatanda nila o pagkabata nila, ginagamit na eh. kung, you know, yung mga ano nila. Pero, yun na nga, yung nasa itaas. Kasi alam naman ng nasa itaas kung ano yung nasa puso eh. Yes. Ganun yun. Tanging Diyos lang nakakabasa ng puso ng tao. Correct. Kahit ngayon yung kaliwa, yung kalaban ng Diyos, hindi yun nakakabasa ng puso ng tao. Mm-hmm. Ang Panginoon lang. Correct. Kaya hiwala ka pa rin ligtas kung marumi ang puso mo at ginagamit mo lang ang salita ng Diyos para ka lang makalusot dyan sa totoong anong meron ka, yung totoong pagkatao mo. Sorry ka. Makalusot ka man sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, hindi ka makakalusot. Kaya tingnan mo, di ba? May mga kilala ako. Totoo yan. I will tell you frankly, ha? May mga kilala ako na panay, alam mo yun, na panay Diyos-Diyos yung sinasabi, yung mga binabanggit nila, mag-post sa Facebook about sa God, mga words of God. Pero tingnan mo buhay niya hanggang ngayon. Lugmok pa rin siya. Kasi alam ng Diyos na kaplastikan lang yung ginagawa na yan. Hindi totoo yan. Ginagamit lang yung salita ng Diyos para lang makabiktima, makapanloko at the same time, maitago niya kung ano yung katotohanan ng yung pagkatao niya. At hindi lang yun, at makapanira ng tao. Yun pa yung isa doon. Pero, ayun, sabi nga, bahala na si Lord. Bahala na si Lord. Tapos ito naman si itong si Alfredor, sana naman magamit mo sa tama at maitama mo pa. Maitama yung mali niya. Talagang ano mo yun, na maging ano siya, maging talagang maging positive nga na may kasalanan siya. Mm-hmm. So kailangan niya yan na panagutan. Yun lang naman yan eh. Yun ang ano yan, panagutan yung ginawa niya. Mm-hmm. Maging, at saka maging patas siya. Magsilbing lesson yan sa kanya. Uh-uh. Hay nako, nakakaasar. Maraming may ganun pa rin tao talagang nakakaasar. Correct. Sa gitna ng pandemya, mayroon pa rin mga mapagsamantalang tao. Correct. My God, magbago ka na. Hindi lang ikaw, pati yung iba dyan na wala nang ginawa, kundi manlamang. Oh my goodness. Hindi naman tayo perfecto.
Pero sa mga ganong ganon. So, sitwasyon, parang ganon sitwasyon. Hello, 70 million, ibubulsa mo? Ano yun? Bariya? Sus Maria Josep naman, 70 million. 70 million. Na samantalang yung iba, Diyos ko. Kung ano-ano na lang ang ginagawa para mabuhay, para may makain sa araw-araw. Dapat pati yung mga empleyado na nabigyan ng pera din sa school niya. Ito lang ha, para sa opinion ko lang to, dapat paimbestigahan din. Yung mga teachers o yung mga empleyado kung sino man sila na nabigyan, nakinabang doon sa SAPNA, you know, which is hindi naman sila nakalista doon dapat at hindi sila residente doon at hindi sila qualified to receive 5,000 pesos, dapat imbestigahan sila. Kasi sila nagpapasasa habang naman yung mga taong mas gutom talaga, ang kawawa ngayon. Ay nako, anyway, tapusin na natin to. Kasi nagiinit lang ulo ko eh. Pangalawang live pa lang natin na ganito. Ang daming issue kasi, di ba? Ang daming issue na tatalakayin na ito isa pa lang to eh. Marami pa eh. O paano? Bangers, hanggang doon na lang kasi baka ma-hybrid doon naman. Hindi, joke lang. Hindi, nagsasabi lang ho kami ng totoo. Gusto lang ho namin iparating sa inyo kung ano yung mga taong katulad nito para po maging aware din tayo at mabigyan din ng ano, maipublic sila na yung mga taong gumagawa ng mga ganyan. Kasi kawawa po, laging biktima dyan yung taong may hirap. Correct. Di ba po? So, maraming salamat po muli at abangan nyo po sa susunod po para sa susunod natin na balitaktakan. Palakayan. Palakayan. Bago tayo matapos, gusto kong i-ano to, paulit, cliche na po ito, kumbaga, pero looks can be deceiving po talaga. Correct. Totoo yan, totoo yan. So, salamat po muli at abangan nyo po muli sa susunod ang aming susunod na topic na tatalakayin namin. Yes. So, I hope na hindi ko kayo mag-isawang makinig at manood sa AJ Bueno Vlogs. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. God bless everyone. Bye-bye! Thank you so much. Oops! Sandali muna bago tayo magtapos. Shoutout muna kay Tambasakan, Ramir Alto, Marcelita Guanco, Kois Abs from Isabela Region 2, Sheikh Junel Bigtas, Sheila Ambus, Ernie Nipa, Domingo Manuel at happy birthday kay Christine Santo Domingo Barde. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming channel.